Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako ay mayroong gustong ibahagi sa inyo na napakagandang kwento. Kwento na kung saan ay nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan naiulat ni Abu Huraira radiyallahu an, na ito ay matatagpuan sa sunan ni Abi Daud rahimahullah, na kung saan ang kwento na ito ay may kinalaman sa dalawang magkaibigan na ang bawat isa ay opposite. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong dalawang magkaibigan mula sa angkan ng Israel. Ang isa sa kanila ay laging gumagawa ng kasalanan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang isa ay nagsusumikap at nagsusumigasig pagdating sa pagsagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat pagkakita ng taong laging sumasamba, ng kaibigan na laging sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa kanyang kaibigan na gumagawa ng kasalanan, sinasabi niya lagi, aksir. Ibig sabihin, huminto ka na at tumigil ka na sa iyong ginawang kasalanan. Isang araw, nakita niya ang kanyang kaibigan na gumagawa ng kasalanan. At sinabi niya dito, aksir, tumigil ka, huminto ka na sa iyong ginawang kasalanan. Sinabi ng lalaking ito, khallini warabbi, pabayaan mo na ako, kasama ko ang Panginoon ko. Pabayaan mo na ako. Ako na ang bahala sa aking sarili at ipinaubaya ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinaubaya ko na sa aking Panginoon. Ako at ang aking Panginoon lamang ang nakakaalam nito sa ginawa kong kasalanan. At pabayaan mo ako. Huwag mo akong pakialaman. Isabi ng tinatawag na lalaking ito, na kanyang kaibigan na gumagawa ng kasalanan. Sabi niya, Abu'itha ala alayya raqiban, Ikaw ba'y pinadala para bantayan mo ako? Yan ay sinabi ng laki doon sa kanyang kaibigan. Ikaw ba'y pinadala para bantayan mo ako lagi sa aking mga ginagawang kasalanan? Sinabi dito ng lalaking ito. Sabi niya, Wallahi. Sabi niya, sumpaman sa Allah. Sabi niya, La yagfirullahu lak. Kailanman ay hindi ka papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka papatawarin ng Allah, sabi niya. Aw la yudkhiluka Allahul Jannah. O di naman kaya'y sumpaman sa Allah, hindi kanya papasukin sa paraiso. Subhanallah. Sabi niya, kahit dahil dito mga kapatid, sila ay parehong binawian ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala at parehong humarap sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa paglilitis. Subhanallah. Kaya dahil dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa lalaking nagsumigasig o nagsumikap ng kabutihan at paggawa ng pagsamba nung siya'y nabubuhay pa, sinabi niya, Akunta bi aliman? Ikaw ba'y nakakabatid ka ba tungkol sa akin? Sabi ng Allah, tinanong siya, Mayroon ka bang alam hinggil sa akin? Sabi niya, Akunta ala ma fi yadi kadiran? O di naman kay ikaw ay nagsalita sa mga bagay na hindi, sinasabi mong, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi ko, na akala mo na hindi ko kaya gawin? Akala mo na hindi ko kaya gawin? Buong akala ng taong ito na hindi siya papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagpapatawad sa mga kasalanan. Subhanallah. Kaya nga dahil dito mga kapatid, sabi niya, at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa gumagawa ng kasalanan, sabi niya, Idhab fadukhulil jannata birahmati. Umalis ka at pumasok ka sa paraiso sa pamamagitan ng aking habag. Samantalang sinabi nung isa, sinabi niya doon sa isa, Idhabu bihi ilan nar, dalhin niyo siya papuntang impyernong apoy. Subhanallah. At dahil dito sinabi ni Abu Huraira radiyallahu anhu, sabi niya, Walladhi nafsi biyadi, sumpaman sa Allah na humahawak ng aking buhay, latakallama bikalimatin aw bakat dunyahu wa akhirata. Siya'y nagsasabi ng isang salita na kung saan ang salita na ito, yun ang naging dahilan kung bakit napuksa ang kanyang mundo at ang kanyang kabilang buhay. Subhanallah mga kapatid.
Kaya nga't bagay, isa sa mga lesson na makikita natin dito, unang-una, wala tayong karapatan manghusga. Sa isang taong gumagawa ng kasalanan, baka marahil siya pa ang makapasok ng paraiso balang araw. Kaya sa atin ang sumigasing na gumawa ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang nakakaalam sa atin kung sino sa atin ang makapasok ng paraiso. Ang mahalaga kung anuman ang ibinigay sa atin ng Allah at kung anuman ang iminuto sa atin ng Allah ay atin itong iwasan. At kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo siya yung higit na nagpapatawad. At pakatandaan natin, kahit gaano kalaki ang kasalanan ng isang taong nagawa niya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay willing magbalik loob sa Allah at kinikilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, bawal tayong magsalita ng anumang bagay na may kinalaman sa Allah, sa kanyang pangalan o either sa kanyang makatangian. Sinabi ng Allah, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Innal fuada wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wag na wag kang magsalita ng anumang bagay na wala kang kaalaman hinggil sa kanya, hinggil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang sama, ang pandinig, tunay na ang basar, ang paningin, at tunay na ang puso. Lahat ng mga ito ay tatanungin at haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Kahit huwag tayong magsalita ng mga bagay at sasabihin natin na hindi kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya namang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, particularly ang kapatawaran at pagpapatawad sa kanyang alipin. Nawa inshallah nagbibigay ng inspiration sa inyo ang kwento na ito. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.